Sabi ni Facebook user, kanto na pong reklamo natin, baliwala lang yan sa isang addict kasi wala na sa matinong pag-iisip yan. Ang solusyon pong nakikita ko ay to own people's power hanggat maaga mapaalis na yung bangag na bago pa lumaki ang damage and so on. Ganito po kasi yon, sir. Sabihin na natin na to, kailangan merong ganon o kailangan gumalawang tao. Bago po yan lahat, ano, yung reklamo. At hindi po ito common na reklamo. Ito po ay pagsasabalita at pagpapahayag sa mga ordinaryong mga mamamayan kung ano ang pangyayari. Hindi po pwedeng yung mga tao nasa bubble natin, akala natin tayo na yung buong Pilipinas. Hindi. Kailangan pala ganapin pa yung ating mga impormasyon. Kaya inuulit-ulit rin namin dito at tinutuloy-tuloy namin itong pagsasalita at pagpapahayag. Hindi mo pwedeng sabihin baliwala ito. Yung si inaraw-araw namin pagsasalita at pagpapahayag, hindi yan baliwala. Dati mag-isa lang nga si Maharlika eh. Dati siya lang. Dumami na nagsasalita, dumaming nakikinig, dumami ang nagagalit. Kung wala yung pagsasalita, wala yung gagagalit. You need to move the hearts and minds before you can move the bodies. And you're going to need those bodies. Kung meron kang gustong pakay, kung gusto mo rally, kung gusto mo, merong mga nagde-demand ng resignation at maraming taong nag-gather. Bago mangyari yon yung salita. Noong 1986, 16 years daw, bago nila napababa si Marcos. Pinabaho nila 16 years. Bago na-realize ng mga tao, may social media na ngayon kaya mas mabilis. Pero we still need to get to the point where there will be enough people asking for a resignation or taking back the power. Alam mo yan? Binoto kita. Binabawi ko na po ang boto ko. I do not leave you with any power. I demand that power back. Yan po. But never, ever, ever say na baliwala yung pagsasalita natin dito. Hindi po baliwala yan. Lahat ng mga sabihin na natin mga revolusyon or mga movement, people's movements and all that, they started with things like this. They started with talk. They started with information. And that is why yung kabila po, lumaramp up yung kanilang misinformation and misdirection drive. Kung hindi tayo magsasalita, mawawalan ka ng tao na gagalaw para dun sa kagustuhan mong people's movements. Sabi ni Facebook user, pati yung mga vlogger nila, walang ibang content kundi bumanat sa mga Duterte at PACQ. Konti o wala nang content tungkol sa mga nagawa ng presidente nila. Parang tuwang-tuwa sila no, nung pumunta kami ng Davao at nagkita-kita kami ni na Byron and all that dito. Parang, oh, nagpunta yung mga bayaran sa Davao. Magsalita ng bayaran, baka may maano, baka mabigla siya. Alam nyo, ang mga kaibigan ko, they trust me with their secrets and I keep them. But not in the face pagka, yung mga secrets that are given to me as lawyer, hindi talaga lalabas yan. Secrets given to me as a personal friend, hindi rin lumalabas yan. Pero the things that you do in the public sphere, fair game yan. Excuse me. Sabi ni Doysters, can't also go to any rallies, kaya I'm making my stand known by tuning into you forced, lady. Forced naman, hindi naman forced, para naman. So the powers up, when they view your stats, they know that people like me are upset with them. Thank you. Sabi ni Joseph, makakamit nga ni BBM ang 20 pesos na bigas. Kumbaga magiging 20 pesos na lang ang sukli sa 100 piso kung bibili ka ng 1 kilong bigas. O nga eh. Sabi ni Oni Lu, trolls, durog, yung binabayad sa inyong mga trolls, galing din sa amin yung mga OFW, taong bayan sa Pinas. Korak? Ibablock ko po, sabi ni Facebook user, kasi strategy ko po sana is pang-neutralize ng false releases nila. You can talk about the issues that they raise, pero don't keep them on your wall. Block, delete their comment, discuss the issue on your own terms. Kasi hindi kasama yung mga kanilang pang-GAGO. Sabi ni Chris, can't believe you reached 1.1K listeners. Oh, that's just on YouTube. Overall, we have almost 2,000.
So, well, Carambola got 700 max this morning. I'm sorry to hear that. I miss them. I miss my co-hosts. And I'm pretty sure they miss me. Kinlame, no? But yeah, this is life the way we see, the way it is now. So, don't worry. Things will be right one of these days. Sabi ni Facebook user, kanto na pong reklamo natin, baliwala lang yan sa isang addict kasi wala na sa matinong pag-iisip yan. Ang solusyon pong nakikita ko ay to own people's power hanggat maaga mapaalis na yung bangag na, bago pa lumaki ang damage and so on. Ganito po kasi yon, sir. Sabihin na natin na to, kailangan meron ganon o kailangan gumalaw ang tao. Bago po yan lahat, ano, yung reklamo. At hindi po ito common na reklamo. Ito po ay pagsasabalita at pagpapahayag sa ordinaryong mga mamamayan kung ano ang pangyayari. Hindi po pwedeng yung mga tao nasa bubble natin, akala natin tayo na yung buong Pilipinas. Hindi. Kailangan pala ganapin pa yung ating mga impormasyon. Kaya inuulit-ulit rin namin dito at tinutuloy-tuloy namin itong pagsasalita at pagpapahayag. Hindi mo pwedeng sabihin baliwala ito. Yung si inaraw-araw namin pagsasalita at pagpapahayag, hindi yan baliwala. Dati mag-isa lang nga si Maharlika eh. Dati siya lang. Dumami na nagsasalita, dumaming nakikinig, dumami ang nagagalit. Kung wala yung pagsasalita, wala yung gagagalit. You need to move the hearts and minds before you can move the bodies. And you're going to need those bodies. Kung meron kang gustong pakay, kung gusto mo rally, kung gusto mo, merong mga nagde-demand ng resignation at maraming taong nag-gather, bago mangyari yon yung salita. Noong 1986, 16 years daw, bago nila napababa si Marcos. Pinabaho nila 16 years. Bago na-realize ng mga tao, may social media na ngayon kaya mas mabilis. Pero we still need to get to the point where there will be enough people asking for a resignation or taking back the power. Ano mo yan? Binoto kita. Binabawi ko na po ang boto ko. I do not leave you with any power. I demand that power back. But never, ever, ever say na baliwala yung pagsasalita natin dito. Hindi po baliwala yan. Lahat ng mga, sabihin na natin mga revolusyon or mga movement, people's movements and all that, they started with things like this. They started with talk. They started with information. And that is why yung kabila po, lumaramp up yung kanilang misinformation and misdirection drive. Kung hindi tayo magsasalita, mawawalan ka ng tao na gagalaw para dun sa kagustuhan mong people's movements. Sabi ni Ma'am Jocelyn, di naman usong information campaign sa government natin ngayon. Tinatapala na lang ang masa ng ayuda, kaya mas tumaas ang unemployment rate dahil sa ayuda. Sabi ni Ma'am Elsie, dito sa lugar namin sa Compostela, Cebu, survey lang tapos pirma na at libre kabaong at palibing, tingog party list ang namuno, pero natigil dahil sa rally sa Davao City. Kita nyo? Words lang yun. Sabi ni Jim Lord, I think BBM is going around the allied countries to talk about the preparations for war, not for the economy. Cover up lang yung chacha na yan para di mapansin na war / conflict is about to happen. Bakit karamihan sa mga congressman at mga senador at mga secretary ng mga malalaking agencies ng gobyerno natin eh puro corrupt mentality na po sa pakiramdam ko po. Grabe, Duterte na lang ata ang di corrupt na politiko. Grabe, saan na napunta ang bansa natin? Sometimes we make mistakes, di ba? Sometimes the majority isn't right. But the majority should be given an opportunity to correct that mistake. From Negros Island to Cebu, Boracay, takes thousands of money. Sabi ni Ma'am Janet, eh magkatabi lang ang isla. My God, pahirapan po punta. Sabi ni Ma'am Dina, sa totoo lang, pinagkumpara po namin ng husband ko ang 4-star hotel sa Phuket at dito sa Bohol. Kahit sa Bora, napakamahal ang hotel ng Pilipinas. Naku, sinabi niyo. Kaya ako, I'm doing the rounds of the low-budget hotels.
Hi, attorney. Sabi, sa account ni John Andrew Chu. Pero sabi niya, hi, attorney. It's me, Andrew's mom. Sa Sultan Kudarat, attorney, nagbigay na sila ng tag-2,000. Galing daw sa government at may pinapipirmahan pa daw parang yung cha-cha daw at ata. Yung pinapipirmahan nila, budol is deal. Ang laki ng pagsisisi ko na binoto ko si Marcos Jr. Naku, madam. Andrew's mom. Naku, madam. Hindi po kayo nag-iisa dyan. Kaya nga po, I need to take some time. Rest day ko lang po talaga today, tomorrow, and so on. Pero pagbalik natin, fight, 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 hindi pa rin tayo. Diba? I really apologize that I had to be out for a couple of days kasi wala akong signal po yung pinuntahan ko. And I apologize for that. Normally, kasi diba araw-araw live natin. Pero madam, promise, balik agad. Okay. Okay, so, yung mga pwedeng pumunta sa Liwasan mamaya, go na go, ha? Tapos, chikahin nyo kami later on pag nag-live or siguro tomorrow magla-live tayo early. Siguro sa umaga mag-live tayo. Pasensya na, baka masagasaan natin yung karambola. Gayun pa man, kasi hinahabol natin yung signal. But, mag-live tayo early tomorrow morning or late tonight after the rally. Yan ay kung hindi ako matulog sa pagod. Pero at any rate, magchichikahan tayo about what happens at the rally tonight. So yung mga pwedeng pumunta, go lang ng go! At yung mga hindi mo man pwede pumunta, watch please. Kahit hindi na kayo po kayo, kahit yung matulog-tulog na kayo, i-on nyo lang po para ma-count yung pagpapanood po ninyo. This is very, very important. From now on, every time mag-gather tayo, mahalaga po ang mga masasabi dun sa mga lugar na yon. Sabi ni Mel on the go, hindi siya hellionario ha. Yung mga pledges na inuwi ni Baby M para lang sa siya na mahilig mangako, pangakong napako. Ito sabi ni CV Ram sa DZAR 1026, live din daw sila. Araw-araw daw si Ma'am nanonood sa prayer rally nila. Team Bahay! Tayo mga kapatid. Yes, may mga team Bluetooth, may mga basta ako manonood sa cellphone, go na lang. Basta everybody be counted tonight ha. Manood tayo so that we can chika easier later on. Mas masaya 'di ba pag lahat tayo nakanood na tapos magchichikahan tayo about it later on. Ha ha ha. Parang ang saya eh. Sabi ni Ma'am Lorena, inuubos lagi ni Da Junior yung term niya sa biyahe dito, biyahe doon. Taong bayan nga pamahal ng pamahal ang bigas. At pahirap na, at lalong naghihirap ang magsasaka, huwag po nating kakalimutan. Mahal on the consumer side, mura sobra naman on the farmer side. At sining nakikinabang? Hello, mga friends off. Sabi ni Ruben, ako winagawiway ko ang flag ng Pilipinas nung eleksyon dito sa Eiffel Tower sa Paris, France. Kasama picture ni BBM at nabudol ako dahil sa mga pangako niya na hindi natupad, never to Marcos again, and asawa niya ang presidente ngayon. Alam niyo, nakakatawa yan. Yung sinasabing nabudol tayo. Budol talaga kasi dati sinasabi nila pangako, ngayon sinasabi nila aspiration na lang. Budol is real. Tsaka naman, di ba, kung aspiration yun, won't you try to do something para makamit mo yung aspiration na yun? Budol is very real. Budol is real is sise. Sabi ni JKQ, this admin today, kung may ginawa man project o plano, halos lahat yan hidden until mabuking o ma-question sila, then start mumbling o mag-lies. Ay. Sabi ni Chen Chen, may feeling daw si Pam sa... Okay, normally I don't advertise any other blogs here except for those na yung... Okay, never mind. Nasa constitution po yung SONA. So, if she says that, then baka something's going to happen. But the SONA is in July. Let's see. Kakalungkot. Grabe ang taas ng mga bilihin and government is doing nothing to slow it down. Instead, puro ayuda ang ginagawa to appease the poor. Ay, hindi lang po ayuda. Charter change. O, diba?
Hi kay Felix Jordan. Sabi ni Tonton, I noticed every time joined online sa rally po ng KOJC, naghahang po yung YouTube. I don't understand why every 1 minute po YouTube not responding. What to do po? It might be either your signal or may signal jammers or something. What might be your signal? Try a different method. Use your data or use another connection. Cutie Cherry ko says, ni how man ano kaya ang sabihin niya sa SONA na ma-accomplish ni BBM from Taipei. Sabi ni Roy, as per my last chika, Echepuera pa rin ang local art and comic con kay Tourism Sec. Ha? After months, wala pa rin. Ang daming international guests sa last con. Ang con lang yata na sinuportahan nila ay yung last elections. Ay, nako. Ayan ang problema kasi, politiko ang nilagay bilang tourism secretary. Neither, wala naman siyang tourism business, naging mayor siya sa Cebu. So, parang, ano ba yun? Hindi man lang, sana ang inuupo doon, marunong sa kultura, o marunong sa negosyo, yun yung mga dapat nilalagay sa tourism. Marunong sa arts, marunong sa marketing, hindi nilalagyan dapat ng politiko ang DOT. Sabi ni Ma'am Onilu, may SONA pa talaga attorney, huwag na, uy, lading kwenta mga sasabihin niya, wala siyang nare-report na pagbabago, lalong lumala sa Pilipinas, Diyos mio. Hindi, ang mga ano, alam niyo, ang SONA, pagkakataon yan para pagsinungalingan ulit tayo nang wala na namang accountability. Sabi ni Rodolfo, nakakamiss yung mga magagaling na gabinete ni President Duterte. Madaling masolve ang problema at ramdam ang solusyon. Example, si Sec Tugades, Sec Villar. Ako, hindi niyo ako na-miss. Grabe kayo. Pero hindi man ako, ano, Sec Presidente, digo. Sabi. Right place, wrong time. Sabi ni Facebook user, pati mga vlogger nila, walang ibang content kundi bumanat sa mga Duterte at PACQ. Konti o wala ng content tungkol sa mga nagawa ng presidente nila. Sabi ni Ford, nababahala ako kay Risa, sobrang binaviolate niya yung religion like us. Pati yung tithes and offering gusto niya pasukin. Doon nga ako nababaliw. It's like, girl, may limits. Girl, senator, may limits po ang power of inquiry ng Senado. You cannot reach into a religion and ask and hold them up to ridicule. You hold up beliefs and practices of a people with faith. Tapos you hold them up to ridicule. Kayo nga dyan yung mga human rights, wala bang karapatan maniwala itong mga taong ito? Paniniwala nila yan, religion nila yan. You have no call going into that. You're right, Ford. If I may call you Ford. Sabi ni Dudes, di man lang nagbabalita mainstream media kahit konti na nagganap sa liwasan, 6 days na dead mas sila, dapat silang binuboycott. O nga eh. Sabi ni Andy, pakapalan ng mukha sa Kongreso at Senado, takipan sila ng kupit sa kabanambayan, huhusay man loko ng mga botante, cancer na ang korupsyon sa BBM admin. Ano ba yan? Well, that's why we have to keep talking. That's why we have to keep demanding. So, nandun na nga ako sa punto na, sige, hindi na ako magde-demand, pero sasabihin ko talaga sa ibang mga tao kung ano yung malinin yung ginagawa. Hindi na ako na umaasa na may pagbabago pa sa inyo. Ang pagbabagong hinihingi ko ngayon, yung puso at isip ng mga tao na meron pa silang magagawa about all of these things. Sabi ni Ma'am Greta, sana pag uwi ko may rally pa ako kasi nung kay Marcos Sr. di ako nakirally dahil military officer asawa ko. Nagalit sa akin pero ginagawa ko, nagbibigay ako ng pamasahe sa mga asawa ng sundalo like me na loyalista. Sabi ni Tong, twice na po binastos ni First Lady si VP Sara and this is in front of the cameras. Di po ba siya dapat i-reprimand for breaking protocol rules? Well, if there is any. Sino magre-reprimand po sa First Lady? I mean, pwede yung ano, Kongreso at yung Senado at sabihin na ano,
Now, maybe it's time for us to look into these diplomatic protocols. Normally, yan may protocol officer na nag-aabiso. Pero, based on my experience, she might not listen. Pwede ba pag ano, meron comment dito about other vloggers. Huwag niyo na po silang pangalanan at baka sumikat pa. Baka puntahan pa ng mga curious dito na ano bang sinabi nito mga to. Can you deprive them of air? Huwag na po. Tinatanong niyo, pwede bang makasuhan? Ganito yun. Basta nag-commit sila ng libel, go lang. Makakasuhan sila. Pero if you're talking about a public official na hindi naman nasasaktan kasi obviously, it's a blatant out and out lie. Hindi naman siya yung nasasaktan o nasisiraan nun. Nagmumukha lang mali talaga yung nagla-libel. So, naiintindihan ko na galit kayo at gusto ninyong gumante and you're hoping na makakasuhan sila. Eh, ang pwede lang pong magkaso ay yung nasaktan. Eh, kung hindi nasaktan yung supposedly nasaktan para sa inyo, kayo yung nasasaktan eh. Antayin nyo na yung, ano, yung victim ang magkaso. So, hindi po yan ano eh, hindi po yan the kind of crime that will run without a complainant. Eri says, ano po bang kinatatakutan ni PBBM kay Romualdez? May tinatago ba? Sayang ang boto ka kay BBM. Todo kampanya kami dito sa Japan. I love Tatay Digong. I love the Duterte family. May mabango. Ano ba yan? Ay, yung bulaklak ng Nara. Bango? Okay. Ang bango lang biglang umamoy. Para akong minumulto. Okay. Ma'am, kasi ang theory ninyo, si Presidente ay natatakot sa pinsan niya. Tingin ko hindi valid masyado or hindi suportado ng ebidensya yon. I don't think he's afraid. For me, it is more likely that he agrees. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ni pinsan, eh agree siya, go lang pinsan. I'm for it, go lang. Diba? That makes even more sense. Kung may tinatago, maybe not. I mean, it's still a viable theory, but for me, the simplest one will do. And that's, yun bang gagawin mo? Sige, go lang. Okay lang yan. O kaya yung nagsusumbong, Sir, si Speaker, ganito yung ginagawa. O ngayon, diba? Pwedeng ganun din. Sabi ni Ma'am Evangeline, like tipi na kusahan si Mocha na ba? Bayaran ni Cayetano, siya pala ang bayaran mas masahol pa. Oh dear. Ito, sabi ni Andy, si Tamba, any raid ang malalaking bodega ng bigas sa Bulacan at kasama pa siya sa raids ni Kong, Sip-Sip, Erwin Tulfo. Wala na, walang na-demanda. Wala nga, inirelease. Hindi, alam niyo kung bakit? Gusto lang nilang magpasiklab. So, o saan ba dyan may warehouse? O di sige, raid. E binigyan, syempre, yung may-ari ng warehouse at saka yung may-ari ng mga bigas na nandun, may 1 week sila para patunayan na kanila yung bigas, na hindi naman yan hoarded, na imported yan, at ano, ibibigay sa mga retailers at a certain time and so on. Chan-chan-chan. So, ayun. Wala talaga madidemanda kasi legal yun. At bakit legal? Kasi hindi naman nila binabago yung batas. Ang masama niyan, wala nang nagdemanda, hindi pa nagbago yung batas o mga patakaran. Sabi ni JKQ, parang under siege yung Pilipinas, like invisible ML and freedom doesn't exist dahil sa abusive power ng mga nakaupo ngayon. True. But like I said, galit tayo, sure. So we have to tell other people so that they too will want to change. Sabi ni Nanay Lita, yung asawa ko a few months ago nanood kay Maharlika, pinagtatawanan ko lang. Ngayon, ako na napupuyat sa panonood sa kanya. Ha, natutuwa din ako sa kanya. O, kutuwa naman talaga si Madam Maharlika. Ito pa, ito. This is something that I don't understand. Ang mga nakaupo sa gobyerno, mga politiko yung mga yan. And what does it mean to be politic? Diba? Ibig sabihin correct. Ibig sabihin, meron din silang sinusundan ng protocols at they like to please everybody. Particularly their constituents.
Pero ang nakikita ko sa kanila, they make more enemies. Unnecessarily, they're making unnecessary enemies. Dahil wala lang, masunod lang layaw nila. Halimbawa, merong isang unofficial-official na official na hindi naman pala official, ha? May asawa lang na official. Na nandun, tapos ang hilig magtanggal ng mga tao sa pwesto. Diba? Ay, ayoko dyan, tanggalin yan. Bakit siya yung in-appoint? Tanggalin yan. Sino yan? Tanggalin yan. Diba? So may... They end up making enemies, lalong-lalo na kung wala namang kasalanan yung mga pinatatanggal o pinalalayas. Bakit nandito ka? Lumayo ka nga dyan. Dyan ka. Heard. First-hand information. Dyan ka. Bakit kayo nandito? Mga ganyan. Making unnecessary enemies. Lalong-lalo na wala namang kasalanan sa inyo yung mga taong ginaganan ninyo. So that it's so impolitic. Meaning, ano ba kayo? Wala ba kayong takot sa taong bayan? Na kung makaano kayo? Kung makapailitista kayo, eh, kala mo walang katapusan yung inyong poder? Wow. Wow lang talaga. Making unnecessary enemies. Samantalang tayo dito, hindi gusto sa akin ni Madam Maharlika. We worked it out. Hindi na kami enemies and even on our way to becoming friends. We are allies now. Or at least allied in a common cause. Si Byron at si Mocha, never ko inaway yan. Kahit na there was a time that somebody wanted me to fight with them. Di ko kaya, wala naman kasalanan eh. Diba? Bakit? Why would I do that? Si Ka Eric, si Doc Lorraine, hindi man nila gusto yung ibang mga ginagawa ko noon. But now, we're allies and even friends. So, gulat nga si Ka Eric eh, na ano, sa KOJC rally. May nagsabi, uy, bati na pala kayo. Sabi ko, hindi kahit kailan ko inaway si Ka Eric. Irespeto ko yung karapatan niya magsalita kahit yung salita niya ay laban sa akin. Does that mean na, ano, iiwan ko yung cause just because somebody has said these things about me? No. I'm quite capable of keeping in mind what is important at ang mahalaga dito yung bayan. Pero tingnan ninyo, on the other side, yung gobyerno, mga sarili nilang, ano, tao, ang taong bayan, inaaway nila. Are you so high up? In your seats, ginawa ba namin napakataas ang pwesto ng pangulo at ng pamilya na hindi nyo na kayang yumapak sa lupa at malaman kung anong nararamdaman ng ordinaryong mamamayan? Na okay lang sa inyo na ang dami ninyong kaaway? Paano nyo i-unite yung bansa? Eh kayo mismo nang aaway kayo. Sabi ni Buddy, malaki pa rin ang impact ng boses tulad ng boses ni Maharlika na nag-umpisa ng laban. Dugong Pilipino talaga pag may pagmamahal sa bayan, kaya dapat suportahan natin. Bumabas na tayo lahat at bawiin ang boto natin. Mabuhay ang Pilipinas. Basta may gathering, pumunta tayo. Kailangan we be counted with our bodies. If we're capable, let's go. If we're not, let's watch online. Makikita nila yung mga numero. Sabi ni Facebook user, lakas ng loob ng mga kawanin ng gobyerno mangurakot dahil napalawik ng leader. Napaka-weak. Na-miss nila ang corruption sa Duterte admin dahil takot sila kay Digong. Ngayon walang pake si Marcos. Busy siya sa biyahe. Kaya enjoy ang mga kawatan sa gobyerno. Sabay ba sa karambola, sabi ni James? Not necessarily. Pero it'll depend on the signal. Sabi ni Ma'am Lydia, knowing what we know now about how PBBM admin is performing, sino ba dapat iboto natin ng 2022? Para kasing si PBBM lang yung good choice back then. Ma'am, pareho naman tayo eh. He seemed like the only choice at the time. So there's no point in going back then. There's no point. Alaga naman si Lenny iboto natin. Diba? I think that each person there would have come with their own set of problems. And at the time na kinikilatis natin, we did not see the set of problems like this. Okay, we could only rely on the promises. Kaya ang kap-
kapal talaga ng mukha ng mga nagsasabi, hindi pa nga ako yun, aspirations yun. BS and a half. In no part of the campaign did he say, these are only aspirations, ha? Hindi ako nangangako. Naman. Pinapaniwala niyo yung mga tao, tapos ngayon, babakta kayo, sasabihin niyo hindi pa nga ako yun. What? And do you honestly think that those two words would make a difference now? Hinahanap yun ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan yung mga hakbang na ginagawa ninyo para umabot dun sa sinatawag ninyong aspirations at tinatawag namin mga pangako. Wala pa rin laman yung mga sagot ninyo. Nakakahiya kayong mga defenders ng gobyerno. Kasabihin nyo, aspirational lang yun. Parang yung mga, huy, okay lang magutom kayo kasi hindi naman namin pinangako yan eh. Aspiration lang. In other words, eh di pag nakamit namin, pangako yun. Pag hindi namin nakamit, eh, try lang naman. Nagugutom ang mga tao, mga sir, nakakahiya kayo. It's so embarrassing to hear your half-assed answers. Sabihin niyo hindi pangako yun, aspiration. Sige, sabihin niyo dun sa mga taong nagugutom, sa mga taong naghihigpit ng sinturon, sa mga taong nagbibilang ng budget na ang piso suddenly makes a difference. Whether kakain ka o hindi, whether sasakay ka ng jeep o hindi. How condescending, how insulting. You can do better than that. I know, kayong mga vloggers, kayo, front line of defense kayo ngayon at nakakahiya yung mga ganyang sagot. Aspirational. Sabi ni Net, alam niyo ma'am, sinisisi kami ngayon ng mga pamangkin namin dahil sa amin, binoto daw nila si Marcos. Huhuhu na convince daw sila dahil sa pinagsasabi namin ng eleksyon. Sabi namin, sinong mag-akala? Hello. Dito sa kay PBBM, hindi pa sure. It was possible that this would happen. Yes, of course. But it wasn't evident. E dun sa ibang mga karakter na tumatakbo ng presidente, abay, kitang-kita naman. Bidibaling budol. Kaya siya naman, alam natin na kung anong gagawin ni Lenny Robredo, tapos siya pa rin ang boboto natin. Naman, yun malis yun. Ito at least negligence. Diba? Binudol tayo, niloko tayo eh. Tayo yung niloko. At bakit naging kasalanan natin yung niloko tayo? Aber nga, edi din kasalanan ng manluloko yun. Kayo naman. Biblame nyo yung biktima. Sabi ni Ma'am Annie, sa amin sa Mindoro, laganap ang magnanakaw nang dahil sa gutom at mahal na bigas. Ala. Sabi ni Cassandra, yes, attorney, nung bago mag-election po, halos mag-away-away kami ng asawa ko dahil binoto ko si BBM. Dahil ayaw na ayaw niya kay Marcos, pinagtanggol ko talaga si BBM dahil kay VP Sara po at ngayon nahihiya ako dahil nabudol po ako. Pero ma'am, niloko tayo. Niloko. So, don't feel bad about ourselves because we made that mistake. Feel bad about the person who misled us. Sabi ni Kent, kami dito sa bahay di alam ang nangyayari since may work sila. Ako lang nanonood sa inyo nila, Maharlika. Simula nung nagplay ako sa YouTube live nila sa DZAR, namulat na lahat dito sa bahay. Sabi ni Pots, Pebbles and Plants, nasan yung nagsabing kawawa si TP? No, di siya kawawa, di siya diehard sa mga Duterte kasi nabibili siya. Kung saan yung kapangyarihan dun siya, kapal ng Fez, sip-sip. Ang galing din ba to? Sorry. Sabi ni Trey, ako attorney, na-miss ko yung banat mo na we don't respond to speculation. Savage yung response mo, pero with class and smart. Say hi to Harry. I will love you to see Harry. Di ko kasama. Harry daw. Okay, last few questions. Ayun, haba pala nito, pero na-miss ko kayo eh. Sabi ni Ma'am Georgina, hindi ko na maintindihan si Risa Hontiveros. Kung ang ano pinaglalaban niya, lahat na lang sinilip niya, susunod niya pati pagiging binata ni Pastor ipapahirin niya. Riz, nagla-live ako. I'll call you back. Okay? Bye. Ito naman yan. Okay.
Sino na naman yun? Ay, baka yung delayed signal. Aba, ikaw ang tinawagan. Who is it? No, sili. Dali lang po, ah. Ah, tapos na. It's delayed. Okay. Napeste ang ani, harvest ngayon halos 60% ng production. Ay. Okay, si Facebook user muna. Tapos ang kapal na mukha ni Junior to claim na siya ang nakatapos ng 51% ng farm to market load. Scammer talaga, buti nilang napanood ko sa si Sas about sa vlog niya about it. Sabi ni Rari, napeste ang ani, harvest ngayon halos 60% ng production ng binaba sa expected yield. Samantalang we started 2023 with a bumper crop. Sabi ni Myong, how about the estate tax of the Marcoses? Mababaliwala yun after 4 years ng pamamahala ni PBBM. Kung walang mag-monitor, BIR, to renew ng pasingil. Pero under siya, niya kasi kahit BIR. At yung appointee, at yung appointee po doon, ay asawa ng, ano ba yan, isang staff dati ni, ano, ni First Lady. Maingay sa excuse me. Inuubo pa po kasi ako. Excuse me. Okay. Sabi ni Rose, we voted BBM because he was the only one who promised continuity na sinimula ni FPRD. Budol talaga, buisit siya. Kinampanya ko pa ng bonggang-bongga. Alam mo yung masakit yung gamitin mo yung pangalan ni Presidente Duterte, tapos awayin mo when you win. That for me is grabe ang labo nun. Gamitin mo yung pangalang Duterte, continuity. Running mate mo, anak pa. Tapos aawayin mo. Yes po ma'am, umiinom po ako ng turmeric. Sabi ni G. Singson, off topic, try eating an apple before going live. It will coat your throat, will not get dry. Use that before singing the choir. Hi, okay, sige po. Sabi ni Maldita, sana lang talaga tumuloy na lang si Senator Bongo na magpresidente that time. Ay, okay. Ay. Sabi ni Facebook user, isa pang naisip ko, alam pala ni Tatay Digong yung pagiging addict ni Junior, bakit hindi niya siniwalat yung una pa lang? Kasi kung alam kong addict si Junior, hindi ko yun ibuboto. Hindi po ako against kay Tatay Digong, mahal ko po si Tatay Digong, naisip ko lang talaga. Didn't he try to warn us by saying he's weak? Hindi pa ba enough yun sa inyo na warning? Ha? Hindi pa ba? And by the way, yes, nilabas po niya. Ano ba? Bakit hindi niya siniwalat yun pa lang? He found out about it. Mayor siya. Hindi niya jurisdiction. So bakit ano? Ayan. Bakit ano? Anong, why does it somehow seem like it's his fault? The way you're saying it. Alam ko, sinasabi mo, mahal mo and all that. But clearly, you missed two things. Number one, sinabing weak. Sinabi niya na gumagamit. Sinabi niya yon during elections. Yes, sinabi niya yon. Sabi ni Apo Potski, ang galing niyo po, attorney. Ang galing niyo po, nagsalita kayo sa rally. Ang galing niyo po. Oo nga eh, kaya ngayon target na po ako. At paghandaan niyo po ha,
Ito na lang, ano, as the final message dito sa ating live ngayon, ba live tayo bukas or later tonight, ha? Pag na-excite ako mamayang gabi, magla-live na tayo kagad. At saka kung may signal. Hadlaan niyo po, misinformation and disinformation. Marami yung mga pwedeng mangyari dyan. Pwedeng imbentohan kami ng kaso. Pwedeng magkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa amin para manira. Right now kasi medyo pathetic pa yung mga trolls eh. Puro pangit lang yung mga, kaka-erase ko lang ng isang troll. Sabi ano, kamukha ko daw si, whatever. Na ayoko namang insultuhin by correlating her with the term pangit. But the point being here is that that's the worst that they're trying to do right now. Well, one of these days, syempre hindi natin naman ini-expect na forever tatanga-tanga yung mga naninira sa atin. At some point, tatalino din yung mga yan. And they might try something else. But, so forewarned is forearmed. Ibig sabihin, hindi kailangan maniwala dun sa mga sinasabi tungkol sa amin. Or pwede rin kayo maniwala. But, makinig pa rin kayo dun sa sinasabi namin. Kasi no matter how, kahit sabihin nila, huy, mukha kang tanga. Sure, mukha akong tanga. I can accept that. But, hindi nyo pwedeng i-attack yung sinasabi ko because it's true. Oh, pag sinabi ko halimbawa, mataas ang presyo ng bigas, kuryente, tubig, transportation. Anong sagot nila sa akin? Mukha kang pangit. Ibig sabihin, hindi nila makontra yung sinasabi ko. Mataas nga ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet. Communications in general. Di ba? Sabi ni Mita, sus naman mga kababayan, sinabi po ni PRD, sabi ni PRD may tumatakbo po ngayon na nagda-drugs. May warning, syempre di ba banggitin name niya kasi isiping sinisiraan siya, common sense gamitin din. Opo, hindi nga maka-atake ng todo-todo si Pangulong Duterte noon kasi anak niya tumatakbo din. Di ba? Kahit ngayon nga nahihiya yun manawagan na mag-resign si Pangulo kasi anak niya ang Vice President. So, para sa bayan, bahala na kasi... Paano mo i-ignore yung mga pagkakamali? Paano mo i-ignore how this government is running the country to the ground? How are you going to stand by and watch these people mismanage peace and order to the point na tumataas na naman ang criminality dito sa Pilipinas? Tumataas ang presyo. May droga na naman, laganap na naman. Sabi ni Chito, hell no, di kalidad na attorney itong si TCA and ang napakalumanay, I can listen to you all day. Thank you po. Sabi ni Donnie Ray Lopez, attorney, baka di kanila nakita personal, kitang-kita ng pa-picture kayo ni El Bonita, maliit face nyo, maganda. Sino si El Bonita? Sino? Eh, yun ang sabi. Sabi ni Rosary Claro, true beauty emanates from within, like you and unlike Butod. Ay! Ugly inside out. One of these days, may kwento ako tungkol dyan. Di ba kayo nagtataka? Di ba kayo nagtataka? Na, bakit? Kapag, halimbawa, inauguration at saka sauna. Hindi na-report yung mga damit, di ba, ng kung sino-sino. Maintindihan mo, nung inauguration, maganda talaga yung damit ni Sen Aimee. At saka mukha kaming lahat na lantang dahon sa tabi niya. Kasi pare-pareho kami ng kulay. Kulay barong yung mga suot namin, pati si First Lady. Dumating ang Senadora Aimee, hala naka-turquoise. Oh, talbog kayong lahat. Mukha kaming mukhang siya yung bulaklak at kami mukhang dahon. Di ba, ganon ang nangyari. Pero naiintindihan mo, nire-report yung damit niya. Pero yung mga damit ko, never na-report. Kahit nagkakagulo sila pagpunta ko sa sauna, pagpunta ko sa inauguration, okay, daming nag-ano, yung ganda ng damit, chuchu-chuchu, ganyan. Pero never na-report. Magtaka kayo. Magtanong kayo kung bakit. Okay, last two. Sabi ni Batang Mindanao. Naalala ko, attorney, nung panahon ng election, nag-comment ako sa post mo against kay Marcos. Grabe, kinuyog niyo ako dun sa comment. Ngayon ako ang totoong dumabas na pinaglaban ko. O ngayon? Bakit ka nandito?
para ano, para maningil. Ganun ba 'yon? Maniningil ka? Eh matagal na namin sinasabi 'yon, eh ngayon ka lang maniningil sa amin. So, okay, sure, fine. Okay ka na? Okay ka na? Happy? Happy? Sige, okay na. Okay na. Lahat nga ng tao dito nagsisisi, kami nga nandito araw-araw. Nagsalita pa ako sa KOJC. Ikaw ba nilalagay mo yung buhay mo sa peligro? Okay, happy na? Swerte mo ah, binasa ko yung comment mo. Sabi ni Hampas, lupang ambisyosa, takot si Pacquiao na dumikit sa... Takot si Pacquiao na dumikit kay Digong at Kibuloy kaya umaklas. Kasi tatlong yan magkakaibigan. Eh kung di yan umalis si Pacquiao na manakipagkaibigan, aw, kasama siya sa makukuyog. Pwede. Ewan ko ba sa iba, bakit di pa rin mag-gets? Warning ni PRD nung kampanya. Samantalang buhat nung nag-warning si tatay ay bumaliktad talaga lahat ng pagtingin ko kay BBM at napas-research ako sa mga nangyari noon. Please tell us the list of Sandro Marcos. I don't know his list. Sabi ni Facebook user, ang ganda-ganda mo nga sila, pangit. Alam mo, it doesn't really matter eh. Yung ganun. The only reason they're bringing it up is because hindi nila masagot yung argumento. Sabi ni Yadnime, ito na lang in my opinion, ang pagkapanalo ni Marcos ay eye-opener sa mga Marcos loyalists para mahinto na sila sa pagdidepensa. Sabi ni Kent, huwag na tayo magsisihan, nabudol na nga tayong lahat. Let's correct na lang. Magsama-sama tayong bawiin ang dapat ay ating mga kababayan. Tulungan na lang natin sila, Attorney Maharlika and friends. Tinuloy ko na yung kwento tungkol sa damit. Ba't kayo tutuloy? Mag-isip kayo kung bakit ako hindi nire-report. Okay. Bakit wala sa even during the SONA, wala eh. Syempre, di ba, pag press secretary ka, definitely ang PTV i-interviewin ka, ikaw yung boss eh. Definitely yung iba naman, mga kaibigan ko sa media, that's another reason why I was the press secretary, was because matagal na po akong nagtatrabaho as a spokes. I had clients going back to 1998, a year after, the year I passed the bar, may mga kliyente na ako. I would speak, let's say, for the NCCA. I appeared on behalf of Jaime Laya, who was the central bank governor of the old Marcos. I spoke for my clients who were tried for mutiny. I got them off. I spoke for a lot of reasons and a lot of causes, even before. At dahil madalas ako humaharap sa media noon, marami na akong kilala, even in media. Yung mga news desk, kilala ko. Yung mga reporters, kilala ko. Some of them are my friends, even to this day. So, pag dadating ka doon, di syempre, uy, kumusta, ganyan, chika kayo. Tapos, uy, pa-interview naman. O sige, go, interview, ganyan. Pero walang lumalabas sa dyaryo and all that. Hindi nila makontrolling TV kasi on live eh. Pero makokontrol lang nila yung mga lumalabas later, yung mga lifestyle. Oh, wala. Yung mga ganito. Syempre, finiture, of course. The dress of the first lady. The dress of, sa inauguration, hindi may iiwasan yung damit ni Senadora Amy. Although maganda din yung damit niya during, SONA. Yun. So, ibig sabihin, somebody didn't want me to be reported. Somebody didn't want the dress or whatever to be talked about. I was not to be made famous. I was not allowed to be reported in lifestyle sections. So, ano po yung reason bakit umalis ka sa bigyan? Pwede ba? Can we stop asking that? I will tell you when it is time to tell you. Hindi yung kakaulit nyo will not make the story come any faster.
Sabi ni Rosary, the fault still lies on the Aquinos. If not for the mother and son, we wouldn't think of going back to the glory days kuno of FM Senior. Two. Okay. Oo, nahanap ko yung troublemaker na ano na comment. Sabi ni... Well, hindi ko nakita. Well, I can't find it anymore. But sabi ng isang comment, sabi daw ni First Lady, troublemaker daw ako. But, you know, she didn't say that officially. Yeah. We have to be clear. She said that behind my back and she said that in private and to other people who would care to listen. So, yes, she said those things. That's why you also shouldn't trust some people na naglabas. No, not Maharlika, no? Si Maharlika, naabot yun sa kanya. But, what I'm surprised with is that nobody is talking about it as wiretapping. So, there's that also. Alam kasi nila sa Malacanang kung sino yung nag-record nun. And the fact that these, ano, that some of the officials were being recorded without their knowledge. So, yan po yung ano, importante na matandaan natin dun sa episode na yan. Sabi ni, hi, I believe po na yung nagpalabas ng mga problems na to this early is a blessing in disguise. Mas matalino na pong Pinoy ngayon and mas aware because of people in social media like you. Sabi ni Darling, ako tinitingnan ko always kung anong getup mo ang gaganda, lalo na sa big events like SONA and inauguration. Well, yun na nga, because there was, kumbaga, advanced marketing on that. Because yun naman po talaga yung, di ba may fashion report parate noon sa Karambola and so on. So yung mga tao who already were following me before would look for that. Pero in my case, binawal. Merong, may literally binawal na ano, na she made it, there was a person who made it very clear that they didn't want me to be reported in that way. So, so yun nga yun. So yun, that's part of, ano, part of what would have made it impossible for me to stay. Diba? It, at some point, things would have become impossible na. Na how can you do your job if you're going to be watching out for things like that? Na hindi ka pwede sumikat pero kailangan kausap mo yung press. Hindi ka pwedeng gumalaw ng ganito or ganyan kasi meron magagalit, meron ano, meron hindi magtitiwala, meron ganito. And so, that's it. So, para dun sa tao na binana natin ngayon, na sinisingil niya kasi inaway din natin siya during the time na nangangampanya and he came here just to stick it to us. Fine, aminado kami, mali kami dun. Aminado, but, you know, you have to admit that 31 million yung nagkamali. So, kumbaga, hindi kami nag-iisa. At ano, marami kami. In other words, there was something there that convinced about 31 million people. And the difference between you and me is, sir, sa ngayon, we're doing something about it. Unlike you, na all you can do is cause division, dahil napaka-insecure mo, dahil kailangan makaganti ka, okay, you get your ganti. Sure, you get that. Pero kami, we're going to do something about it. Dahil binoto namin si Pangulong BBM, kami din po mag-aayos ng problema. Laking inggit daw sa katawan niya pero pareho kasi kayo abogado. Ina-assume niyo kung sino yung nagsabi noon ha. Wala akong sinasabi kung sino 'yon. But what I'm saying is that well actually it's more than one. Merong namumuna din sa akin, dalawa sila. Pero ang punto ko doon is that at some point it would have been impossible nga to keep working the way I was working. I was already doing all the right things as far as the president was concerned. There are some things na some people did not agree with what I was saying, but most of them came directly from the president himself. So, yun yung ano natin dun, is that this government is so intent on details that are not national in character. They're personal. They come down to ayoko sa'yo, diba? With no rhyme or reason. It's not about what's good for the country.
It's what doesn't irritate certain people. And for me, that's a wrong being done to the people. And yes, that person was right. Si Mindanao PH or whatever. Batang Mindanao. Tama siya na nagkamali tayong lahat. Tama naman siya doon. Tama siya na, ano, na we shouldn't have made away him. Tama naman din po yun. Pero ang difference is, instead of bashing each other for what we did, we're trying to make things different. Sabi ni John Paul, oh wait, popcorn moment to. Hoy, hindi pa masyado. Pero totoo yun, ha? Totoo yung ano, yung sinasabi ko tungkol pati sa pananamit, binupuna, pati yung mga ganon. Things that were also the very reason I was chosen for the position. Yung mga ganon. Pati yung ano, merong mga hindi naman official, hindi naman related sa communications na pinakikialaman yung mga sinasabi ko. Samantalang ang utos galing diretso sa presidente. So merong mga ganon na... So that's why I can sympathize with some of the cabinet members and some of the staff who are inside Malacañang. I commiserate. I know what it's like. But sa akin, it was even babaw things like the clothes and all that. And even being in the wrong place. Kumbaga, ba't nandito ka? Looks. Mga ganyan. So yun yung punto ko. At some point, it would have been impossible to serve. No matter how well the job was being done, if personally may galit at by officials who had no reason to do so, who were not in my line of command, they could, you know, it's, you're caught between a rock and a hard place. Sabi ni I.M. Shamlin, important, ikaw attorney, kaya mong mapagkumbaba, and not every person is like you. It was necessary because it's for the country. Hindi naman ako naninilbihan doon para sa mga sariling, sa sarili kong interest o kahit sa interest ng kung sino-sinong ano, nakikichika lang dyan, nakikisingit lang dyan. Anong maaabot ng bansa kung makikipag-away lang ako sa loob? Diba? Anong mangyayari sa atin? So, sabi ni Kent, pinapa-aresto na daw si Pastor, trending na sa X. They have to find him first. And the arrest is only for contempt sa Senate. So that's not, it's not considered a crime. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi yan krimen. It's really an offense against the Senate. So, bahala ang Senado sa kanya. So, huwag nyo. Okay? So, ulit ha. Dun sa mga masyadong na-excite, dun lumalabas sa Twitter. Kasi daw, si Pastor pinaa-aresto na. Did they find him? Did they find him? O Senado yung gumawa ng announcement? If Senate yan, well, of course, this was expected. Matagal na po yung order. So, hindi na overturn yung contempt order ni Senator Risa. Kinulang ng boto si Senator Robin. So, yes, this was expected. Sabi ni Josephine Angeles, bakit mainit sila sa'yo? Because they didn't expect the president to choose me. Ganun lang po yan. So, Congress po ang order. So, Congress naman, may pa-contempt din. So, bakit kayo excited? Eh, hindi ba matagal na natin ini-expect yan? Okay, it's not a crime, ha? Kahit ka sabihin nila contempt of Congress. It is an offense against the powers of Congress and the Senate, dun sa kay Senadora Risa. So, why are you excited? Because ginagawa nilang pa-excited. Ginagawa nilang big deal. Ala, inaaresto na si Kiboloy. Trying to make it look like it's such a bad thing. It's not a crime. Huwag nyo namang samahan ng Kongreso. Kasi yung Kongreso, they're going to make this a big deal. Oh, may contempt of Congress. Sure. Sure. Diba? Okay? Huwag niyong tulungan yung Kongreso, huwag niyong tulungan yung Senado sa mga ginagawa nila. They're making it a big deal because they want to make the pastor look bad.
How can you make him look bad when he wala pang hatol yung hukuman? Okay, so bago na naman. Kala ko patapos na yung live. Sabi ni Attorney Harry na cancel out daw dahil yung DOJ nag-file ng kaso against Iboloy. Ganito, kung yung kaso ay na-file na sa hukuman at yun yung pinapakontempt ng Kongreso at Senado, out na sila. Hindi na po sila pwedeng mag-hearing kasi nasa hukuman na yung kaso. The court takes primary jurisdiction. Hindi nila pwedeng arestuhin yan kasi makikialam sila sa pagtakbo ng kaso sa hukuman. Okay? So, ang court lang po ang pwedeng magsabi kung guilty or innocent si Pastor. At even then, the courts are bound by the rules. The rules on evidence, the rules on procedure. Pag hindi nila sinunod yun, pwede silang i-review ng higher court. And that's why it is more fair. Dito sa Senado at sa Kongreso, walang limit yung discretion nila kung ano tatanungin, kung sinong tatanungin, kung kailan ka patatawag, and so on. So, maglabas man sila ng kanilang mga contempt orders, kung ang issue ay nasa hukuman na, and Senator Harry, Senator, pinangunahan ko, Sec Harry, Spox Harry says, ando na sa court, then let's not get excited. Huwag natin silang tulungan and make it look like the pastor is such an evil person. Let the courts decide whether or not he has committed a crime. Hindi naman tayo yun eh. Hindi naman kung kumang, hindi naman Senado at saka Kongreso magsasabi ng mga yan. And by the way, tama si Billy Almighty. Huwag na nating iboto yung mga yan. Pwede ba? Let's not let them get back to any positions of power. Grabe kung kailan magbe-break up na tayo dito, meron na namang bagong issue. And oh nga daw, so pumunta na po abroad ang ating Pangulo, so OIC po ngayon ang ating Vice President. Everybody behave, ha? Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay. 2 oras tayo ngayon kasi na-miss ko kayo. Okay, thank you very much. At yes po, wag po kayong magpapaguilty dun sa mga taong ano, inaway natin dati. Because we're doing something about the mistake that we made in voting for this president. Okay? So, kung magkamali na tayo noon, pero wala tayong ginagawa para i-correct yun, dun talaga, magpapaaway na lang ako sa kanila. Okay? Si Florent talaga, oo. Oh, nasa rally mamaya ang ating pangulo, dating pangulo. nadudulas lang po. Nandiyan po sa rally ang ating pangulo, dating pangulo. Samahan natin whether physically or online. Okay? See you at the viewing tonight. Ingat-ingat po ang lahat. We will try to go live later this evening or tomorrow morning. Okay? See you later guys. Thank you.